Let us pray. Our Father, Lord Yahweh, we come to you in the name that is above all name, that at his name every knee shall bow and every tongue will confess that truly is a sovereign God, the Lord of all, our Lord and Savior, Christ Jesus. Holy Spirit, I pray that you will anoint your words, you will illumine our minds, and you will touch our hearts, Holy Spirit, dear God, because you are the only one who is our teacher. For this we pray in the mighty name of Christ Jesus, our Lord. And everyone said, amen and amen. Wag po muna kayong umupo. If you have your Bible or your cell phones, open it in the book of Isaiah 40, verse 28. Sabi po rito, chapter 40, verse 28. Do you not know? Have you not heard? The Lord Yahweh, the everlasting God, the creator of the ends of the earth, does not become weary or tired. His understanding is inscrutable. He gives strength to the weary, and to him who lacks might, he increases power. Though youth grow and tired and weary, and vigorous young men stumble and badly, yet those who wait upon the Lord will gain new strength. They will mount up with wings as eagles. They will run and not grow weary. They will walk and faint not. Lord Yahweh, bless your words. For this we pray in your son's name. Amen. Let's all be seated, my brothers, my sisters. My family, my friend, my comadre. Actually, when I saw her the very first time in the U.S., she was, what, Mare, 25 kilos? But she gave us the honor to be there in our place. And in fact, just less than a year after that, they invited me back here. And it is truly our sovereign God. When Melanie, you know, when she sings, I think she got that voice from you, comadre. Even if you are sleeping, the anointing of the song will wake you up. You are so blessed, Mare. And you have, she has been given the apostles' office, so we respect that, Bishop Mare, to the glory of our Lord Jesus Christ. She's my sister, truly. Not just in the Lord, but physically. I truly respect her. She knows that. In fact, when my compadre, he was the one who encourages me to literally, you know, he's been pushing me to be here when they invited me. And we have churches, and they were the one who encouraged to ordain me. Melanie, you haven't aged a bit. She looks like in her 18, Mare. The anointing and the power of that name, amen? Yes. Truly, you know. So thank you. It's an honor to be here, to be present in the council of God's elect. You are truly our sovereign God's chosen people before the foundation of the world. And you're so blessed because you have a pastor, a bishop, an apostle that seems like she doesn't get tired. You know, she doesn't get tired at all. We just came from Palawig last month, Mare. And thank you for this. The message this morning is reach your destiny. And you all know, my brothers, my sisters, that to reach our destiny, we have to avoid a lot of things. And the greatest problem, even in the kingdom, is, di ba, narinig niyo na ba yung istorya ng eagle at saka ng uwak? Ang eagle, ang palagi niyang kaaway, yung uwak, no? Palagi niyang kinukulit yan, at ganun din ang mga anak ng Diyos. Nakakalungkot nga lang kasi yung, di ba, nagsasabi ng negative things against us, hindi yung kapitbahay natin na unbeliever, kundi sino? Alam mo, minsan nga eh, pag inanalyze mo, instead na mag-encourage sa'yo yung pamilya mo, yung kapatid mo sa Panginoon, yun pa ang nang di-discourage sa'yo. Di ba nakakalungkot? I would like you to know na you cannot reach your destiny pag pinatulan mo ang mga uwak. Amen?
Number one, sabi ng Panginoon, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not grow weary. They shall walk and faint not. You're so blessed because I am looking at you guys here and it seems like you have no problem with what, no? Always remember who you are. The Bible declares that you are an eagle. You're compared to God's eagle. At alam po ninyo, di ba, sino po ang nang aasar sa inyo? Di ba, minsan yung katabi mo pa eh. Huwag mong titignan yung katabi mo, hello? No? Nag-aasar pa sa'yo yung kasama mo sa bahay. Yun ang palaging nang kukulit sa'yo, di ba? Yun ang palaging uwak. There was a story na gusto kong i-share sa inyo. Merong isang tao, meron siyang malaking ano poultry farm, no? Minsan nakita niya sa kanyang napakalawak na poultry farm, merong isang itlog na napakalaki. Sabi niya, anong klaseng itlog to? Parang hindi to chicken, ha? So siya, ang ginawa niya, pinalimliman niya sa mga manok niya. So after so many days nga, naging, sabi niya, "Hu, hindi ito ano, hindi ito manok." Sabi niya, parang kakaiba. So lumaki yung ano, yung bird na yon. One day, there was a man that dumadaan sa lugar niya. Sabi niya, "Sir, may problema ka. You are playing with God's creation. Bakit mo sinasama yan sa mga manok mo? Hindi naman yan manok eh." "Oh, really?" sabi niya. "Oh, gusto mo magpustahan tayo? Meron akong bahay dyan. Malapit yun eh. Nakatira siya doon. May bahay siya." Sabi niya, "Pagka napatunayan ko na hindi manok yan, mananalo ako." Sabi niya, "O sige, pag natalo kita," sabi naman ng may-ari ng poultry farm, "akin yung bahay at lupa mo." "Sige." So nagpustahan sila. They, "Michael, do you speak Tagalog now?" "So you understand Tagalog, so I will speak Taglish, no? Tagalog, mare." So nangyari, sabi niya, "O sige, pustahan tayo, manok yan." Sabi niya, "Hindi." Sabi niya, "So, unang araw," sabi niya, "ito, pustahan namin to." Sabi niya, "Hindi ka manok." Sabi niya, "You are different." Sabi niya dito. So, nung ano, lumipad ka, nakikita mo yung kalawakan na yan, that's yours. Nakikita mo yung kalangitan sa iyo yan. So, pinalipad niya, lumipad na. Lumipad. Tapos yung farmer, yung may-ari ng poultry farm, nagsabog ng pagkain ng manok. Nakita niya, binalikan niya. Sabi ko sa hindi yan. Manok yan eh, sabi niya. Manok yan, sabi niya, hindi yan manok. So inulit-uli nila, following day. Sabi niya, "Nakikiusap ako sa'yo." Sabi niya, "Pag ako'y natalo, mawawalan ako, homeless ako." Sabi niya, "Lumipad ka, hindi ka talaga dapat nandito." Nakita mo, ang ingay nila, oh. Di ba, sino nakapunta na ng poultry farm dito? Sa Philippines, kung ang bahay mo malapit sa poultry farm, anong marami sa inyo? Maraming ano? Langaw. Sino saan langaw? Correct. Maraming langaw. Punta nga kami sa Sagada. Sabi ko, ba't ang daming langaw dito, malamig? Yung pala maraming poultry farm. Mare. So sabi niya, "O sige, lumipad ka." Pinalipad niya. Sabi niya, "Ayan, lumilipad na." Sinabugan uli ng farmer na bumalik uli. Sabi niya, "Sabi ko sa'yo, manok talaga yan. Kasama doon. Kasama ron." Sabi niya, "Give me one more chance." Sabi niya, "Let me try one more." Kasi mawawalan, magiging homeless siya eh. So the third day, sabi niya, "Okay, nakikiusap ako." So nagdasal na siya, overnight, nag-pray siya sa Lord eh. Sabihin mo naman dito, hindi talaga siya manok, meron siyang destiny. May destiny siya, eh bakit siya kasama ito? Ang ingay-ingay dito. Di ba, sino nakapunta ng poultry? Di ba di ang ingay? Ngaw-ngaw na, chismisan. Parang ano, sa mga tao, nag-chismisan, nagsisiraan, di ba? Nagbabakbaitan, ganun. Yung poultry. Pangatlong araw, sabi niya, "Nakikiusap ako sa'yo, magiging homeless ako." So pinakita niya, "Halika, pakikita ko sa'yo yung kalangitan. Madaming tao doon, dami makikita mo." So pangatlong araw, nung sumisikat yung araw, talagang hiniharap niya yung, ano, yung mata nung manok na ikakaiba. No? Until na sumikat yung araw, sabi niya, "Lumipad ka. You don't belong here," sabi niya. "Hindi ka kinakailang makikipagchismisan dito. Ngaw-ngawan lang na ngaw-ngawan." So pinalipad niya. This time, the third day,
nagtataka yung ibon, gumaganon. Oh, iba pala, ibang pakiramdam. Tinignan niya yung creation ng Diyos. Sinabugan uli ng pagkain. Tinignan niya lang, parang hindi ko na gusto yan. Sinabugan uli. Ayaw na niya. Sabi ko sa iyo, sabi niya dun sa farmer, so ngayon panalo ako. Sabi niya, hindi yan manok, yan ay agila. That bird is an eagle. Alam po ninyong agila, mga kapatid. So my point number one is, agila ka ng Diyos. Kinakailangan malaman mo na ikaw ay may royal blood. Hello? Tignan mo yung katabi mo. Hindi ordinaryong tao yan. Tignan mo. Akala mo, yung katabi mo, ordinaryong tao, hindi po. Tignan mo lang, tignan mo. Tignan, akala mo, di ba para ordinary siya, pero yung katabi mong yan, anong pagkakaiba niyan? Sabi ng Biblia, 1 John 4:4, greater is he that is in you than he that is in the world. Diyos na makapangyarihan ang nandyan po sa kanya. Amen. Kaya po tayo, kinakailangan, wag po tayong, sino po nakarinig na about crab mentality? Alam po niyo yung crab mentality, sa Amerika po, wala po sa Amerika yung crab mentality. Nauso po yun sa Pilipinas. Opo, kasi po, sa Pilipinas, pagka umaangat ka na, yung crab, pag crab, nakita kayo ng crab, di ba, pag tumaakyat, no? Umaakyat, tapos maya-maya, biglang may papatong, biglang, mahuhulog. Pag makakalabas na meron na naman papatong, mahuhulog ulit, di ba? Yun po ang crab mentality. Pag umaangat ka sa Pilipinas, sinisiraan ka, kung ano-anong sinasabi at your back. Ang pagkakaiba po sa Amerika, ito, I'm talking about general, ha? Hindi naman po lahat ganun sa Philippines. Pero sa Amerika, pag umaangat ka, yes, they will encourage you. They will, yung kahit na maliit na bagay, natutuwa sila. Sa Pilipinas, parang pagka umaangat ka, gusto ka nilang patayin. Nakakalungkot. At nangyayari ba yun sa kingdom natin? Nangyayari. Nakakalungkot nga, mga kapatid. So, always remember, ang eagle po, it can go as high as 30,000 feet. Yung pong pagka sumasakay ka ng aeroplano, 30,000 feet po yan. Kaya yung uwak, palagi nang bubuli yan, hindi na niya pinapansin. Bigla na lang yan pupunta sa taas. Ganon din po kayo. Pagka kayo'y binubuli, inaalipusta, huwag kayong gumante. Hello! Eh, ang nangyayari, kapag ka mention, inaaway ka, gusto mo awayin din. Eh, anak ka ng Diyos, kapatid. You have a destiny na kinakailangan ma-reach mo. Ang sabi ng Biblia, kinakailangan, the only thing that, sino bang ano, sa tingin nyo, sino mas mabilis, yung maglakad o yung mag-tricycle? Or mag-jeep? Kung maglakad, you can only overcome evil with good. So pag evil, ang ginanti mo evil, eh walang mangyayari, walang katapusan yun. Huwag mong pansinin. Amen? Huwag mo talagang pansinin, kapatid, kasi hindi mo marireach yung destiny mo. Pag nakita mo na, kakaiba pala ako. Makikita mo yun. Pag tinignan mo yung sarili mo, tignan mo yung katabi mo, kakaiba. Hello, encourage mo yan. Alam mo, pag na-encourage mo yung katabi mo, sabi ng Biblia, pag nagbigay ka ng tubig, may reward ka. Eh di lalo na pag in-encourage mo yung kapatid mo, kasama kanya, pag in-encourage natin ang ating mami, sa kanyang sige mga, pagpipray nyo palagi yan. Palagi nyo siyang pagpipray. Kinakailangan, natutuwa nga ako maroon, lahat tayo talagang napakamahal na mahal ka rito. I can feel it. You know, I can feel the anointing. Makikita mo yun sa anointing ng worship team eh. If they love the pastor, the bishop, and God has given you that beautiful apostle's office, you can feel that. And natutuwa ako kasi your people, God's people, truly loves you, Mare. So, pagka binubuli ka ng ibang tao, anong gagawin mo? Papatulan mo? Hello? Make up your mind. Pagkagising mo, minsan nga tayo, pag minsan nagdadrive ka, pag kinat ka eh, nagagalit ka na, di ba? Ay, ako palagi kong tinitrain sarili ko, ego lang yan. Kainin mo yung ego mo. Sinasabi ko sa sarili ko, kainin mo yung ego mo. Kasi nung isang araw, eh,
senior na ako, nakaganon ako, naghihintay ako sa bangko. Eh, tatlo na yung nauna. Eh, yung ego ko parang nagagalit. Well, may senior, di ba, meron ditong senior, ano? Sabi ko doon, sir, sabi ko po doon sa, ano, gwardiya, may senior ba? Oo po, sir. Eh, kasi pagkano, galit ka na eh. Pag kinakain mo palang ego mo, mare, medyo hindi tumataas ang blood pressure mo. Tingin, subukan mo mga kapatid, you know? Eh, sino ba ritong may asawa? Yung asawa niyo, mahalin niyo. Amen. Huwag mong awayin yan. Sapagkat anak ng Panginoong Jesus yan. May reward ka pag na-encourage mo yan. Hello? Eh, ang gustong gawin ng demonyo, maghiwa-hiwalay tayo. May nga kinakaunsilan kami, sabi ko, pag ikaw ay nakasama na ng 5 taon, wala nang hiwala yan. Kasi may istorya eh. Pag sinabi nilang 1 to 5 years daw, asawa mo. Pagka 5 to 10 years, sawa ka na. Eh, pagdating ng 11 to 15, awa na lang. Pag 16 to 20, wana. Sabi ko, alam mo, demonyo yan. Demonyo yung nagsasalitang yan. Hindi totoo yan sa kingdom ng Diyos. Bakit? Mga kapatid, let me give you some, akala nyo, misan, ang tingin natin kasi sa atin, kung ang pera natin, kalimba, pag may pera na akong 100, misan, umiinit ang ulo ko pagka nagkawala akong pera, mare. Pero, so tinitrain ko sarili ko. Sabi ko sa Panginoon, Lord, wag mo naman akong bawasan. You know? Kasi mainit ang ulo ko pag wala akong pera. So, ganito, minsan, hindi nakabase dapat ang pagtingin mo sa sarili mo sa pera mo. Kay meron kang 100 sa bulsa mo or 1 million, ikaw pa rin yung pinili ng Diyos na may gagawing malaki sa kanyang kaharian. Hello! Hindi magbabago yan. Ilagay mo yan sa isang lugar na mahirap or mayaman, pareho ka. Hello! Your personality should not depend on what you have. Amen po ba mga kapatid? Number 2. So alam nyo, you have to know your personality. You have a royalty flowing through your vein. Amen? Can I hear amen, mga kapatid? Amen. Hallelujah! Totoo ba yun? Abay, totoo yun, mga kapatid. Number 2, mga kapatid. Natatandaan ninyo, yung ito sa first, sa 2 Kings 2, 23 to 24, sabi niya, di ba maraming nang-aasar sa'yo? Maraming gusto kang ibagsak? Maraming naninira sa'yo? Sabi niya rito, 2 Kings 2, 23-24, he went up from there to Bethel. As he was traveling up the road, some young boys came out of the city and made fun of him. Remember Elisha? Kasi kalbo siya eh. Kalbo. Kalbo, di ba? Palagi siyang inaapi, kalbo, sabi sa kanya. Binubuli sa kanya. Eh, anong ginawa ng Panginoon dun sa nambubuli? Kaya dapat hindi ka hindi, pag binuli ka, eh, gaganunin mo lang, anak ako ng Diyos na makapangyarihan. Doon at ano nangyari? Eh, di ba may 2 bear? Pinatay lahat yung 40 young kids na nambubuli sa kanya. So, nangangahulugan mga kapatid, ang Panginoon Jesus po natin, ang banal na Espiritu Santo, ang Ama natin, ipagtatanggol kanya. Huwag ka lang gumante kasi iba ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kakaiba ka. Merong kang destiny. Hello? Totoo? Of course it's true, mga kapatid. Alam po ba ninyo, minsan we take it for granted, ano? Na parang akala natin sa society, tayo yung nasa baba. Hindi po totoo yun. Let me give you let's look at it into the in the area of valuation. Sa Monday, bukas, magkakaroon ng Pacific Stock Exchange. There will be billions and billions of money exchanging. Even the New York Stock Exchange, Dow Jones. Pero let's talk about Pacific Stock Exchange. Let's say nag-change hands bukas is mga 100 billion, which is more than that. Sabi mo, huy, ang laki naman. Eh, tayo naman.
isang kaluluwa, anong sabi ng Panginoon Diyos? What does it profiteth a man, even if he has gained the whole world, but loses his own soul? Isang kaluluwa, mga kapatid, magsama-sama yung transaksyon nila from last January to December 31st, matlaki pa rin yung transaksyon niyo. Kaya nakakatawa nga yung kumari ko kasi siya panay ang daming plant ng church. Sabi ko, sa mga kasama namin, padre, masyadong anointing ng ating kumadre. Sabi ko sa kanila, ang dami niyang ano, talagang pilesya ng Panginoon, magagawa mo. Kakaingitan mo, hindi. Lalo kang matutuwa. Naku, kumari ko yan. Kaya nga sinasabi ko dun sa ano, there was a time na ito yung anointing niya, mga kapatid, ha. There was a time na merong meeting sa Araneta. 30 days ang kailangan. 30 days, pupunuin mo yung Araneta. By the grace and mercy of the Holy Spirit. Napuno, sabi ko, mabigat ang anointing ng kumari ko. To the glory of God alone, hindi sa kanya. I'm just saying to you, yung ginawa ng Panginoon, sabi ko, it takes leadership to do that. Kaya nga niloloko nung buhay si paring bay pare. Nandun ang anointing. Nandun. Totoo. And it's true. Alam naman ni paring boy yun. Yun ang kanya. Talagang you are so blessed. Isipin mo, wala pang 30 days, mare. To him be the glory and glory alone. Correct? Tama ba ako? This is not an exaggeration. It takes leadership to do that. Eh, nasa kanya yun. Amen? So, Asia, pag inaway mo, hindi kanya papansinin. Para mong inaaway ang Diyos. Hindi kanya papansinin. Eh, kaya ganoon po sa atin, pang may nangaaway sa inyo, huwag niyong pansinin, parang yung ginawa kay Elisha, our Heavenly Father will fight for you. Amen? Meron nga po kaming property dito sa, ano, sa Nueva Ecija. May 10 hectares kami in front of the Capitolio, no? So, gusto po ng iba, i-land grab yun. Lalagyan nila ng sabungan, eh. So, in short, talagang nila-land grab kami. No? We spend so much money and time to fight for that. No, one day, pinasok yung ano, kompleto to. This is bakod, may malaking bahay sa gitna, 17. Takot nung katulog na yun, pati yung guardia nagtakbuhan. So nasa kanila, we went to court. Sabi ko, Lord, sabi ng isa nating kasama, bro, gusto mo tirahin na natin. Sabi ko, bro, kasi isa nating kasama, mas ano yun, mas criminal yun eh. Pero ano na siya, bishop na siya. So, in short, pinagtanggol ng Diyos, 3 pinatay niya, 12 pinakulong niya, yung 2 wanted. That I have to forgive everyone na nandun sa loob, we have to give them money to get out. Ganun ang Panginoon eh. Even now, sabi ko nga dun sa ating administrator dun, lahat ng mga nag-land grab, yung mga anak nila, pag-aralin natin ng libre. O kasi eskwelahan na po ngayon. To the glory of our Lord Yahweh alone. So the Lord God Almighty will fight for you. Amen? Amen po ba mga kapatid? Pangatlo. Ito. Sino pong nakakakilala kay Abigail at saka si Nabal? There was a time na si Nabal, napakayaman ng mag-asawang ito. Ang dami nilang tupa, ang dami nilang, pero si David, he has the strongest army, no? So, pinrotektahan ni David yon, yung lugar na yon, mga kapatid. Pinrotektahan niya. Tapos there was a time, magpapasko yata noon. Sabi niya, sabihin mo naman kay Nabal, bigyan naman ng ano yung pagkain nito mga kasama ko. Eh, sinagpadala si David ng ano, mensahero. Pagdating doon, sabi ni Nabal, sino yung siraulong yan? Wala akong utang sa kanya. Hindi ko pinababantayan tong flock ko. Galit si David, sabi niya. Sa ngalan ng aking Diyos, bukas patay kayong lahat ng kalalakihan. Di ba, pinlano niya. Papatayin talaga ni David lahat ng kalalakihan ni Nabal. Si Abigail, napakatalino, napakaganda, napakasexy. Kasi nung panahon po nun, mga kapatid, just to give you a brief background, karamihan po, natatanda niyo si Samson. Si Samson, pinipilit mag-asawa ng kauri niya. Sabi niya, ayoko nga niyan. Gusto ko Philistine kasi po, ang gaganda ng kanilang kutis eh. Yung mga Hudyo, wala hong tubig nun eh. Ang mga babae, sa Pilipinas, we are the most cleanest women in the world. Hello?
Totoo yan. Bakit? Ayoko nang sabihin. Pero ang point ko, si Abigail, napakaganda. Sabi ni Abigail, okay, bigyan mo yan ng wine. Mag-bake ka ng cake. Tapos, eto na sila, David. Lumuhod siya. Sir, Lord, sabi niya, ako po si Abigail, asawa ni Nabal. Yung walang hiya, sabi niya. Basahin niyo yung Biblia. Just don't have to know para mabilis. Walang hiya yun. He is a fool. Nabal is a fool, sabi niya. Sabi niya, bakit po niyo papatulan yan? Eh, may destiny kayo na hari. Tapos papatulan mo yung walang hiya kong asawa na fool. Sabi niya, abay, si David, nangusap yata ang banal na spirito. Instead na papatayin niya na lahat yung mga kamag-anak ni sila at si Nabal. Sabi niya, Abigail, you've been very kind. God, our Lord Yahweh has sent you, sabi niya. Bakit? Eh, alam mo, may destiny siya, tapos papatayin mo yun. Di naging criminal ka pa, di ba? So, anong nangyari after a few months? Pinatay ng Panginoon si Nabal. Anong ginawa ni David? Kinuha si Abigail. Kaya kayong mga lalaki, hello, kung may karibal kayo, huwag niyong papatay ng karibal niyo. Hello? Amen. Hayaan yung ating Panginoon gumawa ng paraan. Eh kasi baka ako, ano-anong gawin niyo eh. Amen? So doon po, pag you have a destiny to fulfill, huwag mong papatulan yung mga bagay na walang katuturan. And lastly, alam mo, pag gusto nila, Mari, pag sinabi mo, lastly, mabilis to eh. Kasi sa American time, bawal magsalita ng 30 minutes or more eh. Eto po. Remember kung si David po, sa mga magkakapatid, nakakaawa po siya. Remember when Samuel, no, i-anoint si ano? Ayaw tumulo ng anointing ha, di ba? Yung mga ang gagwapo nila eh. Pero wala rito, sabi ni Samuel. May anak ka pa ba? Meron. Ano anak mo? Ayun, pastol. Ang ginagawa yun, nagpapastol lang yun. Si David po, sa pamilya nila, isipin mo, ang pamilya mo hindi ka ini-encourage. Ang pamilya mo, ang tingin sa'yo, napakababa. Anong ma-feel nyo, mga kapatid? Eh, di ba de-depress ka, di ba? I would like you to look at Psalm 38, 12 to 15. Pakilagay po. Very, very, kung meron kayong ano, ito, ilagay nyo to sa notes nyo, mga kapatid. Sabi niya rito, sabi ni David, they also seek after my life snares, those who seek my hurt mischievous things and meditate deceits all day long. But I, as a deaf man, sabi niya, hindi ko naririnig ang negative na ginagawa ng pamilya ko sa akin, sabi niya. Hindi ko naririnig yung mga masamang sinasabi sa akin, sinabi ni David. Ignore them, sabi niya. The guy who has been as in-ignore them. In fact, natatandaan ninyo nung kalaban niya, si Goliath, pinadala siya ng tatay niya. Yung tatlo niyang kapatid, nandun, lalaban. Ang advice ko sa inyo, mga kapatid, is fight battles that will reach your destiny. Hello? Natatandaan ninyo nung ano, sabi niya, oh, kung sinong lalaban kay Goliath, bibigyan siya ng anak ni Saul na napakaganda, libre taxes, lahat ganito, libre. Narinig na David, anong sabi? Pakiulit nga. Inulit-ulit sa kanya. Eh, anong sabi ng tatlo niyang kapatid na ano, umalis ka nga rito. Pastol ka lang eh. Hindi mo kaya yan. Anong sabi ni David? Ignore. Pero na narinig niya, sino tong walang hiyang Filistino nito that will defy the armies of the living God? Remember? So only fight battles that will push you to your destiny. Amen? Sino po rito ang nagkaroon ng jowa tapos iniwanan? O wag mo nang itaas yung kamay mo. Ang inaatake po sa kingdom ng Panginoon, tayo pong, yung mga young generation natin, papatul ka naman dun sa walang hiya, iiwanan ka, guess what? Madidepress ka. Eh meron kang destiny na nakalaan sa'yo. Hello?
learn how to move on. Move forward. Amen. Kasi mga kapatid, sa titignan mo yung sarili mo, ikaw, you are prinsipe at prinsesa ka ng Diyos. Kung nawala yan sa'yo, may plano pa ang Panginoon na mas malaki. Hello! Palakpakan po natin ang Panginoon. So mga kapatid, I will sum it up with this. You are God's masterpiece. Ang destiny niyo, basta huwag niyong papatulan sinasabi ng Biblia, para kang si David, wala yan, ignore mo yan. Pero nung kay Goliath na, eto, libreng taxes, mayroon pa akong ganda-ganda mapapangasawa, etong destiny. Pag sinabi ni Mami sa atin na eto mga kapatid, pag-pray natin, evangelism ito, magbigay tayo, yun po ang destiny. Huwag kang maging kuripot sa Diyos. Hello? Hello mga kapatid. Huwag mong nanakawin yan. Kasi gusto ng demonyo, nakawin mo yan. Pag yan ninakaw mo, hindi mo marireach ang destiny mo. Maniwala kayo. Your time, your talent, your treasures belong to our sovereign God. Amen? Let's all stand, please, mga kapatid, and let us pray. Our Bishop, Mare, thank you so much for the privilege. To our Lord Yahweh, the glory alone. Thank you. Mga kapatid, I pray that our Lord Jesus has spoken to you. Amen? Sino ang marireach ang destiny niya? Pakitaas po ang kamay. Bakit yung iba hindi nakataas? Taas lahat. Amen. Mangangako po tayo ngayon sa harap ng ating Panginoon. Amen. Na pagka may nanggugulo sa atin, ibigay natin sa Kanya, we will reach our destiny. Our loving Heavenly Father, we thank you for the privilege to be called your children that before the foundation of the world, you chose us. Ephesians 1, 4, and 5. And Lord, we have a destiny to achieve and to fulfill. So Father, by the blood of our Lord and Savior Jesus Christ and through the indwelling power and presence of the Holy Spirit, I declare victory upon my brothers and my sisters. They will be the head and not the tail. Lord God, you will bless them whatever they do, O God Almighty. You will mightily show them to the world that they belong to you. You are our sovereign God, O Lord God Almighty. We declare victory upon victory upon each and every one of our lives. We are your masterpiece. We are your children bought by the blood of Christ Jesus our Lord. And all glory and honor belongs to you alone. And Holy Spirit, dear God, I pray that when we are alone, we can communicate with you as a friend, as a child of the living God. And Lord God, you know the situation of my brothers and my sisters. May you be the one who will touch them. If they need healing, heal them. For this I pray in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Amen.